Good morning everyone and welcome here at Il Paraiso. This is Dukedale, no? Your plantita here in Mindanao, and I will give you an update of some of my strap leaf banda here at Il Paraiso. Okay, no? So yan na lang po sila. Talagang makikita natin sa kanilang mga ugat, sa katawan, sa stem, talagang matatanda na po sila. But no, this morning I am so happy kasi meron po ako nakita na may mga, okay, so ito po yun, no? Pabulaklak na po siya, and I think this is one that I adopted from Ma'am Dayunita. Okay, no? So napakaganda po, no? I think the color is violet, and actually, no, I love the color. Okay, so dito tayo ngayon sa pinaka-update natin. No, I want you to see my banda Lusonica. Okay, no, ito po yung aking banda Lusonica. Tingnan nyo, napakalago na po ng kanyang mga ugat, and buhay na po siya, no? Kaso nga lang, let us cross our fingers if talagang magbubulaklak ito dito, kasi sabi nga ni Sir Sir June na sanay ito sa lowland. So titingnan natin kung talagang mamumulaklak siya, no? Kasi this is one of the pricey banda that I bought from him, no? This is actually coming from, no, saan ba, Isabela, no? Napakalayo po ng pinanggalingan nito, and this is coming from Isabela. So meron lang po siya doong medyo patay na dahon, pero hindi naman siya nakaka-apekto doon sa kabuuan ng health, no, ng health nung Lusonica. So tingnan niyo, napakarami na po ng kanyang mga root tips, no, napaka-healthy po nila. And ito lang kasi dito sa amin, parating umuulan, at yung ulan din ay maganda siya sa orchids, kaso nga lang pag nag patuloy po yung pag-uulan, so hindi siya ganun ka, no, nagdudulot din siya ng mga ang tawag doon, nalalanta din yung mga dahon, especially yung pinaka-top noong orchids. Another one is yung ito, no? So this is one, no, nung binili ko ito kay Sir John. Okay, no, this is Vanda, nakalimutan ko yung ano niya, no? Nakalimutan ko yung pangalan, but then this is also an update. Napaka-healthy po ng kanyang mga ugat, no? Okay, yan, oh. No, this is one also of the rare bandas here in the Philippines, no? Meron din ako mga banda Sandariana alba, kaso nga lang hindi pa sila namumulaklak, no? Talagang seasonal kasi sila, no? Katulad din ito. Ay, this is no, nakalimutan ko talaga, no. Later titingnan natin sa kung sino man yung nakakakilala nito, no, you can help me identifying this Vanda, no. And then so ito yun, no. Kakaunti na lang po sila. I hope that okay, ito yung mga banda na nabili ko kay Sir Michael, maliliit na mga banda pero napaka-healthy po nila. So yun, no. So merong mga iilan dito, maganda pa naman yung mga ugat. And okay. Ito yung aking Ruisimato, no? Okay, so tingnan niyo yung aking Ruisimato, hindi rin siya naging maganda. Nananamlay po ang kanilang mga dahon. And meron ako isa dito ipapakita sa inyo. Yan po, oh. Ito parating namumulaklak. Maganda po ito, mabango. Tingnan nga natin. No? So this is a hybrid Cattleya. Nawala na nga yung ID, kaya hindi na natin ito maalala kung ano ang ID nito. Pero no? Nag-iiba po ito, nag-iiba po ang kulay ng kanyang bulaklak. Okay, so doon meron tayong nakita na Phalaenopsis na namumulaklak, no? Tingnan nyo, parang gubat na po ito. Okay, yan, no? Yan.
Yan, oh. No, nag-iisang palinopsis sa bandang ito na medyo maganda po yung kanyang bulaklak. No, ito yung aking mga palinopsis dito sa El Paraiso na sa labas lang sila. No, they are exposed to sun and rain. Pero talagang sinanay ko sila upang, no, they could be able to adapt their environment. So dito, oh, tingnan niyo, meron din ako doon, no. This is dati, muntik na itong mamatay, pero tingnan niyo ngayon, oh, no. Talagang napakaganda na po. So I hope that these orchids will bear flowers, no. Siguro if time na maaalagaan sila talaga ng mabuti, magkakaroon sila ng, no, magbabalik yung kanilang sigla. Okay, no? So this is really my update as of now here at El Paraiso. Thank you so much for watching, guys. God bless and stay safe. Happy New Year, everyone.